At kaugnay pa rin ang pagunita sa Rizal Day, December 30 po yan sa linggo. Kasama natin ngayon sa studio ang ilang miyembro ng Knights of Rizal. Si Mr. Dave Santos, ang kanilang Supreme Exequer. At si Mr. Raylan Viray, Knight Commander of Rizal. Good morning po sa inyo. Okay. Ano ba ang Knights of Rizal? Para ba itong brotherhood? Ganun ba yun? Para fraternity? It is actually the Knights of Rizal is organized by law, no? Mm-mm. Under Republic Act number 646. Mm-mm. But prior to that, it's called Orden Caballero de Rizal. So anong ginagawa ng Knights of Rizal? Usually, we nagkakandak kami ng iba't ibang mga projects na nilalapit namin yung philosophies, ideals ni Rizal at pinropromote namin ito sa mga kabataan, sa mga universities, at iba't iba pang mga civic at saka social projects. So, kumbaga, binubuhay ninyo ang ating pambansang bayaning Jose Rizal hanggang sa kasalukuyang panahon, hanggang sa modern parang, exactly. Parang ginagawa namin siyang relevant. So pero relevant pa po ba talaga si Rizal? Very of course, relevant. Of course. Bakit po? Kasi kanina may mga na-interview kami, tapos hindi nila ang matandaan kung anong itsura ni Rizal eh. That is exactly the reason why we are promoting him. Marami talaga sa mga Pilipino na hanggang ngayon, hindi nila talaga kilala si Rizal. But a lot of people will say na parang, hundreds of years ago na yan. Paano magiging relevant ang isang tao na nabuhay hundreds of years ago? Yun yung pinaka natatanging katangihan talaga ni Rizal. Kasi kung tutusin, 100 years back, buhay na buhay siya, pero yung kanyang influence, yung kanyang wisdom, tsaka yung kanyang philosophies, sa totoo lang, hanggang sa ngayon ay napaka-relevant. Napaka-relevant. Katulad po ng ano? Tulad halimbawa nung mga makabagong teorya about physics, makabagong teorya about science, like field theory, synchronicity theory. Kung tutusin, ngayong contemporary times lang yan nagsilabasan. Pero if you go back 100 years ago, na nandun si Rizal, lahat ng ito ay applicable sa kanyang buhay. So, he was really a man ahead of his time. Actually, when I was in college, I was able to read yung Filipinas del Centro del Cien Años, the Philippines a century, a century hence. And when you read that, nako, basahin niyo po yun mga kapuso, i-google niyo na lang po, makikita po ninyo. Pag binasa niyo po yun, pinepredict niya what will happen to the Philippines 100 years later. At isa sa mga pinredict niya doon, yung pagdating ng bansang Amerika, that we will be colonized by the Americans. And then, yung lingwahe natin, memorize ko yung lingwahe daw natin, itatakwil daw natin ang ating sariling wika at i-embrace natin ang wikang Ingles. And when I was reading it, kinilabutan ako. And even the, kasi parang nangyayari siya hanggang ngayon na ang daming mga Pilipino na mas English and even the rise of Japanese Empire was predicted in and that. And nung time na yun, wala pa sa picture, wala, sa history ang America, pero na-predict na niya. Actually, there are still two predictions. Dalawang predictions pa na hindi nangyari. Federalization ng bansa. And the other one, which is the last one, is that we are heading towards the wild road of progress. So yun na lang, kaya kasama very positive yun sa mga predictions niya, magiging federalism, federal state. And then I think it's coming. And it is. And there are some moves na talaga towards that direction. Tapos yung isa, we are on our way to progress. Wide road. Naku, sana buhay pa ako pag dumating yung prediction na yan ni Jose Rizal. Pero aside from itong mga theories and Rizal being ahead of his times, merong isa pang magandang pangyayari na gugunitain kayo on Rizal Day. Ngayong December 30, this is the first time na magkakaroon ng ganitong event kasi it would mark the centenary celebration or commemoration ng event. Mm-mm. In 1912, nagkaroon ng transfer ng urn ni Rizal from Binondo to Luneta. That would be the groundbreaking ng monument. So the urn was deposited at the base of the monument. And then, one year thereafter, nagkaroon ng monument. Sa mga hindi na po nakakatanda sa inyong mga history lessons, explain lang po namin ng konti. Kasi nung namatay si Rizal,
the Spaniards didn't want... They just dump him. Oo, dinump lang siya dun sa lugar somewhere kung saan... Somewhere in Paco. Paco Cemetery. Kung saan nililibing yung mga may cholera, lahat ketong, ng mga ano. May ketong, yung mga nakakahawang sakit. Oo, yung ating pambansang bayani, nung pinatay siya, hindi siya binigyan ng isang decenteng burial. Dinump lang siya sa isang cementeryo nang hindi alam mismo ng pamilya niya. Even the family, oh. Kaya lang napaka-resourceful ni Narcisa kasi yung kanyang kapatid na babae, ang ginawa niya, right after the execution in the morning, maghapon, inanap niya, sinuyod niya yung malalapit na cementeryo, and then nakita niya doon sa Paco Cemetery, during that time, it was closed. Hindi siya operational. So nilalagay doon yung may cholera, nakita niya yung newly dug grave. So ang ginawa ni Narcisa, pinamarkahan niya sa sepulturero ng... Ilagyan niya ng marker. Marker. With the initial of Rizal in reverse. In reverse, Para pag oras na kailangan ng makuha at pwede na magkaroon ng pagkakataon makuha ng pamilya. And then that's why when the Spanish Armada was defeated by the American sa Manila Bay, yun na yung time ni Narcisa na bumalik sa Paco. Kinuha niya talaga yung katawan. So you mean to say for a long time, yung ating pambansang bayani ay nasa isang cemetery na hindi maganda ang pagkakalibing sa kanya. And that is exactly the reason why we are having this processional or ceremony. You may call it because he did not deserve that kind of burial. Yeah. He deserve a better burial than that. Burial. Okay, final question po. Alam natin na si Rizal ay nabuhay mahigit isang taon na ang nakalilipas. Ano ang mensahe ninyo sa mga kabataan natin ngayon na probably hindi na nila naaalala si Rizal or hindi na relevant para sa kanila ang ating pambansang bayani? Yeah. It's about time na bigyan natin pahalaga yung mga naiwan sa atin na Rizal. Kagaya ni sabi nga niya, non omnis morial, not everything in me will die. Marami siyang mga itinuro sa atin na dapat natin. Look at what he did in Dapitan. No? Dapitan is a model for all of us. Diba? Kahit na nakakulong na siya, in exile, ginamit niya yung panahon niya. Diba? Tinuruan niya yung mga tao na maging makasarili, no? Nagkaroon ng agriculture, nagkaroon ng science, nagkaroon siyang school on the hill, no? Nag-treat siya ng mga patients there. So, that alone, no? Dapat natin pangalagaan at sariwain. Kayo, sir? Yun nga, tama si sir, yung ginawa niya talagang model yung Dapitan, how to make a nation. How to be a leader and how to make a nation. Kaya makikita natin lahat ng ginawa niyan. And you don't have to become an officer or of the government para mo magawa lahat. Because when he was in Dapitan, wala talaga siyang posisyon. At hindi mo kailangan maging martir para maging bayani. Hindi mo kailangan maging martir para maging bayani. Kailangan sundan mo lang si Rizal. Kaya iniimbitahan namin lahat ng mga kababayan natin na makisama sa amin sa paggunita ng... paglalagak muli, reenactment ng urn containing the mortal remains of our hero from Binondo to Luneta. Ito po ay magsisimula ng alas 4 ng madaling araw. At ang pinakadulo po ng parada, ng procession, ay ang Pangulo ng Bansa, si President Benigno Aquino. Alright. Ako, kung meron akong isang mensahe para sa mga kabataan natin tungkol kay Rizal, pag-aralan nyo po, basahin at sariwain nyo sa inyong mga puso si Jose Rizal and you will realize how great the Filipino is. Maraming salamat po Mr. Dave Santos at Mr. Raylan Viray ng Knights of Rizal. Thank you. Salamat po. Thanks, sir.